Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Ngayon nga pala ay ituturo ko sa inyo kung paano lumago at magparami ng Mayana or Coleus plant. Let's go guys! Una po, kakat muna po natin yung ating mga Mayana ng mga 2 inches. Yan, putulin lang po natin. Yan, damihan po natin yung ating ikakat para makagawa rin po tayo ng Mayana bouquet. Ayan, paparamihin natin siya. Iba't ibang klase or iba't ibang variety ng Mayana yung ating gagawin sa isang paso. At meron din tayong gagawin na sa isang paso ay isang variety lang. Lagyan nga pala natin guys yung ating paso ng plastic para hindi masyadong tumapon yung lupa kasi ang lalaki ng butas eh. Okay guys, lagyan na po natin siya ng garden soil yung ating paso. At pagkatapos, haluan natin siya ng loam soil and lagyan na rin natin siya ng balat ng itlog. Yung tuyo na siya guys. Ihahalo natin sa lupa, paghalu-haluin natin silang tatlo para mas mabuhaghag at mas masustansya yung kanyang lupa. Diligan muna po natin ng kaunti para medyo mag-moist. Una po, tusok na po natin sa lupa yung stem ng Mayana. Mga 1 inch lamang po ang ating ibabaon sa lupa. Ito na po yung ating unang paso na tinaniman. Ito naman po yung ating ikalawang paso. Same procedure lang po. Ganun lang din. Halu-haluin natin yung ating loam soil. Tapos yung garden soil. Paghalu-haluin natin. Kasama po yung balat ng itlog. Yan na po guys. Nakadalawang paso na tayo. Actually, mga 6 or 7 paso yata yung gagawin natin ngayon. Pagkatapos nga pala nating itanim guys sa ating paso, yung ating mga Mayana, kailangan diligan na natin siya kaagad para mag-bloom na siya. Okay, nakarami na tayo guys. Ayan. So, ito yung reyna nila. Reyna talaga. Alam niyo guys, ang sarap talaga magtanim ng Mayana. Mga ilang linggo lang siya, dumadami na. Tapos pwede mo na siyang pitasan, pwede mo na siya ulit itanim hanggang sa dumami na siya. Actually, pwede nga siyang gawing business eh. Pwede mo siya ibenta ng mga 50 pesos per yung maliliit na paso lang, yung sa black bag. 50 pesos siya. Yung iba, 3, 4, 100. So, pwede ka rin naman mag-business ng ganun. Tip ko lang sa mga gustong magganyan, libangan mo na siya, may business ka pa, di ba? Oh. Ganun. So, yun, tapos na tayo, guys, sa ating mga Mayana. Ayan na siya. Ito yung day 1 natin, ano, after nating mailipat. So, titingnan natin sila after 3 weeks or after 2 weeks. Ganyan. Check natin sila kung gano'n na sila kalago. And after 1 month, ilalagay natin dito sa hulihan ng ating video. Huwag niyo pong kalimutan.
panoorin hanggang huli. 3 weeks later. Hi guys! After 3 weeks, tingnan natin sila kung gano'n na sila kalago. Ayan, kung gano'n na kalalaki yung ating mga mayana. Ayan, ayan, ganyan na po siya. Medyo tumangkad-tangkad na sila at actually pwede na silang pitasan ulit at itanim natin muli sa panibagong paso. Pero, wait muna natin yung mag one month old sila. Para nun, eksakto talaga siya na isang buwan, 1 month old sila. Ulit-ulit, ano ba yan? 4 to 6 weeks later. Ayan na siya guys, after 1 month. Ganyan na po mga itsura niya. Ayan, mas maganda na siya at mas malalago na talaga. Kaya pwedeng-pwede mo na siyang putulan, pwede mo siyang guntingin or purutin, kung ano man gusto mong gawin. Basta, madali lang kasi siya talagang tumubo. Kaya itutusok mo lang siya sa lupa, at least 2 to 3 inches. So, walang hiwaga po dun. Ganun lang siya kadali itanim at paramihin. And ang tip ko nga pala sa inyo guys, pag magdidilig po kayo, mas maganda kung sa hapon tayo magdidilig or sa umagang-umaga. At pagkatapos, wag po natin siyang idadirect sa sunlight kasi may tendency po na matuyo yung mga dahon or malanta siya ng husto. Medyo nasusunog po kasi yung mga dahon niya pag sobrang tirik ng araw, di ba? Sobrang init dito sa Philippines, kaya ayun. Okay lang naman din siya maarawan pero sa umaga lang or sa hapon lang, yung mga bandang 4 o'clock. Pero pagkatirikan ng araw, mga 12 or 2 o'clock, 11 to ganyan, hindi pwede kasi masyado mainit yon. Ayun lang guys. Sa next video ko nga pala, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat natin gamitin na pampalago or yung pampataba ng ating mga mayana. Antabayanan nyo na lang po yun guys. Ito na nga pala yung ating mayana bouquet, yung reyna ng ating mga mayana. Nakakatuwa talaga sila. Nakaka-relieve ng stress sa panahon ngayon, di ba? Daming problema, kaya magtanim-tanim tayo po. Para matanggal yung ating mga stress, di ba? Para ma-relieve yung ating mga problems. Ayan, tanim-tanim lang. Thanks for watching guys ha! Sana po may natutunan kayo sa akin pong video. And please don't forget to like and subscribe! Salamat po! Bye! God bless!